Hi guys, good morning. Happy Wednesday sa lahat. Makulimlim pa rin yung panahon. Welcome back sa YouTube channel namin po, Kabits. Ayan, si Chrislyn, nakabihis na po siya. Pag-alis na lang po yung kulang at hinihintay pa po si kuya niya. Naghahanda pa ng baon. Tapos si Papa Bits nandoon na sa labas. Ngayon naman, syempre, hindi maiwasan yung ano natin, kapares sa umaga. Ayan, copy. Si Sia tulog pa dahil walang klase at sinabayan po natin maglaba. Nahabang yung mga trabahante wala pa. Dahil makakaano po tayo mamaya. Makakasagabal sa kanilang palakad-lakad dito sa pagmamasa. Dahil dito sila nagmamasa at doon yung ginagawa nila. Tapos yung pwesto natin syempre nandito. Ayan. Nakaano na po tayo, nakasabon na po tayo ng mga maliliit, tapos yung puti uniform, tapos yung pangalawang salang yung mga decolor. Yun, naghihintay na po si Papa Bits sa labas. Nandito pa sila. Saktong-sakto lang, alas 7 pa lang yung oras. Papasok yung mga trabahador alas 8. Matatapos na po tayong maglaba pagdating nila. At yung dalawa nandito pa. Naka-FE uniform po si Sansan dahil Miyerkules po ngayon. Si Chrislyn naman, gusto lang po niyang mag-uniform. Ayaw niya nang mag-PPE. Gusto niya laging naka-uniform. Sa Friday naman, yung uniform nila is pang Girl Scout Type B. At kanin lang yung baon niya ngayon dahil hindi sila pinapagdala ng ulam dahil yung feeding nila ngayon sa eskwelahan is pansit. Pansit with chicken. Kaya kanin lang po yung yung baon niya ngayon. Yan, congratulations ulit. Ate Chrislyn. Sigurado po ako mag-o-honor na naman ako. Sigurado daw mag-o-honor na naman daw siya sa second periodical. Sabi ng Tito Jing niya, ipagpatuloy mo yan. Very good. Good job daw, Chrislyn, and very good. Ipagpatuloy mo yan. Yan, papaalis na po sila. Paghinay di da Chrislyn. Luna, balik. Mga aktibo tong dalawa na to. Sumusunod. Minsan hindi namin namamalayan, nandoon na po sila sa kalsada. Pero bumabalik naman. Pero kung si Bunyong makalabas, Shaira! Shaira Luna, balik. Ba? Madudungis lang kasi yan, maputik dito sa labas namin, hindi naman natin mapigilan na hindi sila lumabas. Talagang mga pasaway din yung dalawa. Bon, dyan lang siya. Kaya malinis si Bon dahil hindi po siya nakakalabas. Ayan na po, siguro ayan na po yung yung ginagawa nila. Siguro ma-level na po yung pader para sa mga kwarto-kwarto. Ayan, hindi lang po tayo papasok muna dahil sabi nga sa nag-comment, aray, ayan, na po ako. Baka mayroon pong mahulog, mauntugan tayo, mahulugan. At ayan nga, nauntog na po ko dito sa kahoy na to. At yan, tinabingan lang namin po dyan ng plywood ni Papa Bits kahapon dahil medyo umambun. Mababasa. Yan po na yung hitsura ng main house ni Jing.
sana makapag-ano na po sila diyan sa bubungan. Kahit hindi lang muna matapos, magamit lang muna dito. Ah, mag-ano pa si Mama Walin ng isang buwan. Maghihintay sa sahod niya. Siguro hanggang Sabado lang muna yung pagtrabaho nila, ipa-i-stop muna ni Mama Walin. Dahil aanuhan pa yung ano, yung sweldo niya sa isang buwan sa December. Kung magkataon naman, swertihin, magkaroon din ng kaunting financial, may papagpatuloy yan. Pero hindi yan ano, hindi yan ibig sabihin na hindi tatapusin. Tatapusin yan. Nag-iipon pa lang. Makikita nyo po, magsubaybay lang po kayo sa hanggang matapos yung paggawa ng min house ni Jing. Sa ngayon, ganito pa lang po yung hitsura, parang magulo. Pero pag natapos na yan, parang nakikita ko na maganda po yung pagkaplano ng foreman. Na yung tinuro namin sa kanya na ganito, dito daw yung ano, na parang siya po yung nag-ano, siya yung nag-suggest na halimbawa daw ganituhin natin para walang masayang na space. Yun. Pumayag po kami. Maganda naman. Tingnan naman muna natin yung kape natin dahil sa tinatagal-tagal ng kakikilos kadadaldal natin. Yung kape natin is lumalamig. Nagpapaano naman po pa tayo ng ano ng mga decolor. Nagpapaikot sa washing machine. Sasabay-sabayin ko na lang po 'yan sa pagbanlaw na para walang masayang din na tubig. Hindi pa kasi naayos yung ano namin, yung puso at saka yung motor dahil nga ano pa dito. Wala pang space na gagalaw-galawin dahil nandiyan pa yung mga brace na ginagamit nila pang ano, pagpatong nila or pag akyat sa taas. Hindi pa pwedeng kunin yung mga frame na ginawa nila para tungtungan nila, patungan, akyatan. At natatawa pala po ako kay Sia kagabi pag video call ng mama papa niya na kinokongratulate yung ate niya, tapos sabi bibilan ng ice cream gabi naman, tapos yung malapit lang po na mayroon po dito nagbibinta ng ice cream or ano, cornetto yung nabili pang ano kay Chrislyn. Si Sia nag-iimot. Sabi niya sa mama niya, bahala kayo dyan. Nag-iimot siya dahil nainggit po siya sa certificate na natanggap ng ate niya. Sabi niya, kasi kasama ko siya sa meeting, sabi niya, ba't kuno ako wala? Kasi tinawag yung ate niya dun sa front. Kasama ko naman, naiwan siya sa upuan. Sabi niya, ba't kuno ako walang ganyan? Nag-iimot siya talaga. Ayaw niyang kausapin yung mama papa niya. Lalo nang marinig niyang sabi ng papa niya, sige, pag uwi ko, may regalo ka. Sabi niya, ako, wala. Sabi naman papa niya, kasi hindi ka naman honor. Shaira, Luna! Ayun, malayo na yung dala. Dali, pasok! Dali! Shaira, Luna! Shaira! Sakob! Dali! Shaira! Baa ka mo! Yan, pumasok na doon na sa likod ng sara ng pintuan. Nandun na, malayo na.
pag nakikita yan ni Papa Bits, pinapalo ng ano, pamalo ng langaw. Tas ano sila, pag nakikita naman nila si Papa Bits, takbo sila kagad, parang mga bata, takot sila kay Papa Bits. Lalo na pag pinapalo yung misa, malakas ang tunog, nagugulat sila at nagtatago na. Parang mga tao din. Yan, tumigil na po yung ano, washing machine. Isit natin uli. Isang ikutan. Tatlong araw kasi hindi ako nakapaglaba. Kasi nga, sa umaga umaalis ako, naghahatid kay Sia, tas nagbabantay naman po ako doon hanggang alas 12. Tapos hapon na natatamad na po akong maglaba. Dahil, yun, umulan, tumataligsik. Tas, buti na lang ngayong araw, walang klase sila, no? Sila, Sia. Kaya, ayan, inanuhan natin, sinabayan natin maglaba. Kapon naman, plano kong maglaba, nagpunta naman po tayo sa meeting ni Chrislyn Cardi. Tapos, na ano din po ako, parang na-surprise na merong award si Chrislyn, na yun pala, alam na niya. Kasi sa umaga daw, pinikturan na sila ng mom nila. Tapos siya, hindi rin niya maintindihan kung bakit. Yeah, yung sabi, huwag niyong sabihin daw sa mga magulang or parents or anong guardian na ganun, meron po kayong mga award. Ang akala ko lang talaga, yung pag-usapan yung mga contribution, tapos pag ano, pagpirma sa card sa first periodical, kala ko yun lang, at saka kala ko hindi lang po magtatagal, kaya nang ihinatid po kami ni Papa Beats mga alas 12:30, sabi ko sa kanya balikan na lang mo kami ng alas 13:30. So pag alas 13:30 mag-umpisa pa lang yung meeting, pinalabas ko si Chrislyn papunta sa gate. Baka nandoon na si Papa Beth, sabihin mo na umuwi ka lang muna dahil hindi pa tapos yung meeting, nag-umpisa pa lang. Ang sabi daw ni Papa Beth, salamat. Kaya yung ending, hindi na po kami binalikan kasi yung meeting na tapos mga alas 4:30. Yung ending po, ayan, nakapaglakad po kami hanggang CIS, punta dito sa Sugod. Okay lang naman po maglakad dahil hindi mainit. Parang chill lang na lakad at nakaglakad-lakad din na nakag-exercise din sa paglalakad. Yun. Tapos sabi ni Sia, pagdating dito, kau kuno Papa Beats, ba't hindi mo kami binalikan? Sabi na Papa Beats niya na, sabi mo, umuwi na lang. Kaya yun. Na ano na lang po akong mag-chat na magpakuha. Parang nahihiya na lang po tayo na pinapabalik-balik natin. So, naglakad lang muna kami. Paminsan-minsan lang naman yung paglalakad. So, ayan po guys, magbabanlaw muna po tayo. Baka maabutan na po tayo ng mga trabahante. Dadalhin ko lang po yung kape ko. Itatabi ko lang. So, ayan, natapos din tayong maglaba at saka nag-umpisa na po yung mga trabahador. Alas 8:41 na po yung oras. At makulimlim pa rin yung panahon namin. At sana hindi umulan para yung mga nilaban ko matuyo. Po yung nilaban natin. At saka gising na si Sia. At papakainin muna natin. At ayan, yung binanlawan ko, yung downy, hindi ko po tinapon na para din magamit sa pagmasa. Super dummy! Ayan na po sila. Ayan na si Bulilit. Ano? Nagzazalo. Nagzazalo ka?
Lalaro. Sige. Tubig. Bunay. Bunay yung request ni Sia. Na ulam. Yung request. Luto kayo ng bunay. Itlog. Pangunaw. Mulay ka ako. Hindi na pagmulay, makaon. Mulay. Kakain muna ako. Kakain na po ako. Yan, nagluluto po tayo ng itlog. Very good. Kain na. Break time muna yung mga trabante natin dahil alas 12 na. Andon, nagsiuwian na po sila. Update po tayo sa ginawa nila ngayon. At ayan, sinisiguro nilang mapantay yung taas. Mapantay yung hollow blocks. At saka kukulangin pa rin ng hollow block dahil hindi pa na ano yung division sa kwarto. Yung hollow block na natira na inorder namin na 250 is 16 paces na lang. Matapos po sila sa taas magtrabaho, bukas yung anuhin nila na makapag lagay na ng frame para sa bubungan, at itong mga kahoy-kahoy lang muna yung gagamitin temporary para makagbubong. Tapos yung gagamitin na bubong yung binaklas na yero, ibabalik dati. Ayan, tingnan nyo, hindi pa po na ano na na-label yung division ng kwarto.
kulang pa kami ng hollow block. Pagkatapos nilang mag pantay doon sa taas ng hollow blocks, bubusan muna yung ayan, yung mga kunti pang kulang pa sa posti yung buhos. Tas yung susunod nila na tratrabahuin yung pag flooring sa kada kwarto. Ini ang Cool Amid, maplo-floringan nila yung tatlong kwarto, ayan, kasi hindi naman po malaki yung lalagyan ng bato at saka buhangin, kunti na lang, lalong-lalo na doon sa naging CR muna at kusina ni Jing, kunti lang po yung mailalagay. Itong dalawa, lalagyan ng lupa at saka bato, yung dito sa pinakasala, mahuhuli, kasi kinakailangan po ng bato. Ayan. Dito po yung malaki pang anuhan. Feeling na magaganap dito. Hanggang dito daw. Papakutan ng bato hanggang dito. Kasi magta-tiles pa naman. Mapapantay na po dito. So, ayan po guys. Yung gawa nila kalating araw. Ano pala yung pagpapayos ng bahay? Mahirap. Hindi lang po basta-basta. Pero sige lang. Laban lang. At saka inano ko na pala yung mga nilabang ko kasi tumatlaligsik. Ipinasok ko na lang. Bahala sila dito sa ano. Bahala sila dito sa loob. Kahit mag-ulan, basta nasa mabuti na po sila ng kalagayan. Yung doon nga walang nagtatrabaho mula ng simula ng mag-ulan, yan. Nagpapader doon din yung bagong nagtayo ng bahay. Nag-stop muna. Kasi nagkaroon po ng swimming pool noong isang araw. Tapos yung isang bahay doon na ginagawa din, maliit lang po yan. Stop-stop din po yung trabaho. Siguro pag may budget, yun lang po yung pagpapagawa. Marami na po kami ditong kapitbahay. Pinaliguan natin yung batibot dahil umalis na yung nagtratrabaho. Nakaano po tayo sa CR. Nakasingit. Yan, pinaliguan ko muna. Mula umaga hanggang hapon, hindi pa tayo nakaka-relax. Matutulog na. Update ulit tayo, hapon na umalis na po sila. Ayan, kinuha na yung ibang mga kahoy. Kasi bukas nga mag-ano na sila. Gagawa na po sila ng prim sa taas para mabubungan. At yung mga kahoy na pinananggal dito, yun po yung gagamitin nila. At ayun, tinambak nila doon. Tapos, ang hiro na yan, gagamitin din. Tapos, siguradong magkukulang. So, dadagdagan. Bibili ng bago. Pero, kunti na lang siguro yung maano. Iwan. Parang hindi kunti. Kasi yan, maluwag. Lumaki.
Ayan yung dalawa, nag-ano na po sila. Nagsusurbi. At nilagyan na din po ng ano, ng kahon dyan dahil bubuhusan, pati, ha? Ah, nabuhusan na pala ito. Ay, nabuhusan na pala ito. Kasi hindi ko nalaman dahil nandun lang tayo sa loob. Apat na po si nabuhusan na? Ah, apat pala. Apat na pala, lahat pala nabuhusan na. Si Papa Bits kasi yung ano dito. Watcher. Na kikinig lang po tayo sa taguktok ng martilyo. Ayan. Pero kulang pa ng aluhalo black talaga dito sa isang division ng kwarto. Yung isa tapos na. Ayan, tapos na. Pumantay na po. Ayan, binusan na pala lahat. Binusan. Ah, pinantay nila. At ito po yung pinakamaganda. May tiles na kwarto. Kay Tito Jeng kwarto. Nasa na kay Sansan. Si Tito Jeng yung pipisto. Yan, nakaano na pala. Buhos na pala lahat. Pati yung doon sa CR. Maganda talaga dito dahil yung bintana, ayan, doon nakaharap. Dito pala nakaharap. Tapos, malawak yung, ano, tatanawin mo. Makakakita ka pa ng mga tao kung sino yung dadaan. Dahil yung bahay ng Purman, dyan lang. Pag malinis po yan, naka ano yung damo. Naka, sa tawag namin, nakaharas. Klarong-klaro po yung bahay nila. Ayan, yung ano, yung bubungan nila, klaro. Yan. Dyan po nakatira. At dito, yan, bubong na lang yung bubong na lang yung kulang. Pero yung pagbubong nito, paislanting lang muna, paislanting papunta dito, temporary. Islanting lang muna dahil nga magpapaano naman po sila, magpapataas pag mayroon ng budget. Yan, inano po diyan. Itinapat sa extension. May tatlong araw pa silang pagtrabaho. Yan, tingnan nyo. Kunti na lang po yung anuhan dito kay Jing sa kwarto. Kunti na lang yung ilalagay na piling. Tapos siguro, hindi na, iwan ko kung tatabunan pa ito na ano, tiles. Iwan ko sa kanila, sila po yung nakakalam. Ayan po yung CR. Yan lang. Yan lang po yung ano, yung laki niya. Tas ngayon, lumuwag na. Tas dito, kunti na lang yung paglagay ng piling dahil ayan, malapit na po sa hollow block. Kunti na lang. Kaya sabi nila, makakag-flooring po sila sa tatlong kwarto. At dito naman po yung isa. Ito yung magiging kwarto nila si Yat saka Chrislyn. Tapos ito yung kay Sansan. Pero sabi ng dalawa, hindi daw sila matutulog sa kwarto. Makaturok dito. Kasi kami naman, ako naman po yung katabi nila. Kung ayaw kong matulog sa ano sa kwarto, sa labas lang, hindi rin sila matutulog kung sila lang dalawa. Uy, gusto ko matulog dito.
O sige, ikaw lang mag-isa dyan, matutulog. Opo. O sige, gusto daw niya, siya lang mag-isa. O, tas nakaganon lang yung bintana, walang ano. Walang sara. Nakabukas lang yan, walang ano, jealousy. At kunting kimbot na lang talaga, guys. Matatapos na din. Sa Sabado, makikita po natin yung final hitsura niya sa temporary. Sa temporary renovation. Nagkakabulol-bulol po na tayo, guys, dahil parang nakakaramdam na po tayo ng gutom. Dahil hindi pa tayo nag-almusal, nagtanghalian, at ngayon hapon na. Ah, nagsaing na ako. Tapos ngayon, yung plano ko, yung sitaw namin, agagatain. Inutosan ko si Papa Bits na magbunot, magbalat ng lubi, at baka mayroong lubi na mahulog. Ayan, meron po kami dito, mga ano, niyog na gatain. At ngayon, magkakayod tayo ng niyog. Binabalatan pa ni Papa Bits yung niyog. At saka nakahanda na po yung sitaw natin na gagatain. Ayan. Ako po yung magkakayod. Try natin kung marunong pa ako. Ayan, hindi na perfect yung paghati natin. Pero kaya natin yan, kayo rin. Ginataang sitaw yung ulam po namin, tapos bibili po tayo ng bulad sa tindahan. Naubusan naman po kami ng bulad na galing kay Melinda Kulis. Ayan, tapos na. Ito naman po yung ano natin, kakayorin. Okay. Hindi na ano po yung paghati. Tapos na din. At saka yung susunod, ito naman. Mas maganda. Ayan! Tapos na. Ang ganda. Tapos na po tayong magkayod. Ayan na po, guys. Malapit na pong maluto yung ginataang sitaw. Tapos pupunta pa po tayo ng tindahan. Bibili pa po tayo ng bulad. Mas masarap po ito yung bulad. Ipares, hindi preto. Inihaw lang. Kaso lang, hindi naman kakain yung mga bata ng inihaw na bulad. So, ang mangyayari, prepretohin natin. Yan po, magata na magata. Pwede na po natin siyang patayin yung apoy para hindi po malusaw yung gata.
nakaluto na tayo lahat, pinapagpawisan na ko. At kakain na po kami, nakanda na yung hapagkainan na. At yan po yung ulam namin na bulad. Dalawang klaseng bulad. Dilis at saka tuyo. Tas gulay na sitaw, ginataan. Tas nagprito lang po ako ng lumpia dahil alam po yung mga bata na hindi kakain ng ulam namin. So yan po, magpre-pre muna si ate. Kasi kanina si Crislyn, si Sia yung nag-pray. Blessings, O Lord, for this thy gift, which you are about to receive for thy bounty, O Christ, our Lord. Amen. In the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. So yan, kain na po tayo, guys. Mauna po kami kumain. Wala pa si Kuya Sansan. Kina, kuha na. Ulam. Lumpia. At yung sa atin, siyempre, yung linuto nating gulay. Matagal ko na po itong hindi natitikman. Mas masarap po ito pag mayroong hipon bagoong. Hipon bagoong ba? Tama ba yung kabigkas ko? Opo, tama. Hipon bagoong. Yan, sabi ng Tito Jing, kumain kayo ng gulay, pero hindi kayo kumakain. Bili ito ni Tito Jing para sa inyo. Tapos hindi kayo kakain. Lagot! Apa? Kasi manunood yun ng ano, yung vlog ko. Sasabihin, ba't hindi kumain sila si at saka si Crislyn ng gulay? Sige. Kami nga, dito pa si Tito Jing, kumain kami ng gulay. Ang sarap, guys. Dahil malambot na po yung ano. Pasensya na po kayo dahil nakikita nyo pag kumakain ako nakakamay lang. Mas gusto ko pong kumain na nakakamay. Pero kung nandun po ako sa ibang bahay or sa may okasyon, nagkikukot sa ratinidor naman po ako. Kamay lang po ako dahil para walang madaming hugasan.